Kalau kita berkumpul tidak ada betapa melanggar campur nanti rasa persekutuan sebagai luar justru dalam kebutuhan berlakulah pada sahabat kritisis sebagai Tuhan menjadi kita mengatakan asal aku mengatakan pada kawan yang pulau serius sesuai mengatakan ya Kristo dunia ini hukum ano anginyo kehintaran sebuah pertama pertama serius bila dilah sinyo akhina tabi Tuhan Allah kung banyak kasarap kan bila lang kagaling sa kilala ng mga pamilya pero dipilih sa Diyos ang mga tao na ginagabi sa katawahan na hindi maalap at kung papahoy at ang malamalap kagipilih Maria ang mga tao na wala asing laho at kung papahoyan ang mga tao na kabuhanan ginpilih sa Diyos ang mga ubos kagabang na talamay na mga ginagabi na wala asing bulos at ipakita niya na hindi importante ang ginagabi sa tao na importante verse 29 gani wala siklay makapapugal sa tumarap sa Diyos sa pagbuot sa Diyos tumon arap kita kay Kristo Jesus si Kristo ang mga paalam sa Diyos para sa ato pagi saya din pakamatano kita sa Diyos iyan kita kagintubos na ang atong pagkasalan. Gani pa rin mo sa minisiling sa kasulatan apis ang simbo na gusto at pabugal dapat ipabugalan niya ang inimo sa Diyos. Magandang ang Diyos kita. Amay salamat din sa pulong akong nabasahan na makapahanunod sa amon kung ano ang katuyuan sa kabuhin na wala sa liwan kundi ang paghibaya at paghatag sa katungkadan nila sa'yo. Pahayagin kami paagi sa pagministeryo sa malalang Espiritu na maghahatag sa amon sa paghabog at kung sabihin ng kasanagan na mahalpan ako ng iyong puro. Hindi nga magpapuyo sa pangalan ng Kristo Jesus sa kapatanan ng Kasihin. Amen. 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 Kita. Ang titulo ng ating sumong magpapalan naman, Call to Glorify the Lord. Ang tanang na itawag sa Diyos sa pagpangalagdan, pagsakalawasan, wala sa iba't na katuyuan, kundi ang katuyuan na himayaw natin ang Ginoo. Kaya natin makita na kung sarihin, kung ginahimaya natin ang Ginoo, wala kin sa isang isa sa ato na mapapagugal, kundi ipagugal naman natin kung ano ang ipagugalia sa ato na kabuhin. From verse 26 na punang pagkahanong ng Pablo siya at ang atong na titulo na sinatong ikuha sa 29 at atong 31 bagong sabihin wala kita sa iba ng pagkugan kundi ang ginuhin lang tagaabal sa Revelation chapter 4 verse 11 ang muli ang pinakatuyuan sa kabuhin kagwala na sa iba damo ang mga eksperto na naga sulat sa padang ng libro loyal nila patatun kung ano ang katuyuan sa kabuhin gulyo at ang gulyo pero hindi nila masama sa malikot bilang talaga kung ano ang katuyuan sa kabuhin pero ang punong pagkakahapal at pagkakahapal sa ito na ang katuyuan sa kabuhin ang usili Revelation chapter 4 verse 11 tapos na Ginoo tag Diyos na sa pagbangon sa himaya at kagduog kagamong kaya ikaw ang nagtugas sa tanang kabuta kagbangon sa imo kagbukod yari kami kagimo kagintuga wala sa iba ng katuyuhan na nagtuga sa Diyos ang tao para maghatag sa himaya dugog kagamong
sa Diyos ilang tugas sa kanalulan buha. Ang nakita sa Andre na akin sa Tony Pablo ang katawahan sa Korinto bangod hindi niya masakwan sa ilang kabuli. The church in Corinth is not glorifying church. They glorify themselves, they glorify the man that they follow, but they are not glorifying God. Ganit rin natin nakita kung sa din, para ako hindi na mahapan. Pag-ugin sa po ni Pablo ang salas ng Korinto, ipahanulo ka na ni Pablo at ilang ang tanong kung sino siya mag-ugin Kristo. Kung sino siya sa Diyos, bakon sa pagpagigil po sa nila ni Kristo. Ang outline na makita natin, pagpahanulo, pagsabdo, pagkatatlo, pagpapapon. Bago sila ginsabdo, ginpahanulo ka sila. Bago sila ginpapapon, ginsabdo ka sila. Ang muna yung nakita natin dali ka po sa nila, ang outline na ipaalam ni Pablo. At para ang mahapan kung ano ini ang doon sa Korinto na kung sa diin na pasan sa sila ng sila, sa una pasan na ila ang simbahan. Natuon natin ang background bilang mahal sa ako niya ng adoption na naimayong kami. The Corinthian church was the most important city of Greece and it was the capital of the Roman of Achaia na kung sa diin ang ini ang sentro sa konversyon, kultura at korupsyon. May pagka-ilo-ilo mo niya ang Korinto. Sobra pa niya ganyan ang Korinto. Ara, kadamo sa trader nila dala, damo sila sa pagbinaligya. Ang kultura nila, grabe. Ang korupsyon nila, grabe man. Dari hindi mo niya makita na kung sa diin, prostitution, tanang nagkalas sa immorality dahil makita sa silingan doon. Ang ilang na nagkasimba ang musibinos at ang kinapraktis nila ang mga common na kinapraktis ang mga ihintuhan na nagkalas sa silingan. Kaya ang simbahan ng basang ini sa tinion na kung sa din sa ikatuhan na second missionary journey of Apostle Paul when also a vision that a man nga kung sa diin na kinahalanon ang katawahan dito sa Macedonia, insikita, naglakad si Pablo, paglakad ni Pablo o ni Silas at ni Timoteo, nakalambot sila sa Pilipay, pagpun sa Pilipay, nakalambot sila sa Thessalonica, Berea, Athens, nakikipusun si Pablo. Pero nung maaari na may kamay kompleto dito sa Athens, nagdiretso si Pablo dito sa Korinto. Kaya sa tinihon, kaya na si Pablo dito sa Korinto, diriliya namin ang duha na Jewish speaker na naobra sa mga tan. Kakailang nalang ako si Priscilla na Kila and for 18 months, that is 1 year and 6 months na pagtiner ni Pablo sa Korinto. Dari nato nakita ako sa din kada simana. Alam mo sila sa online ako si Pablo na sa kada simana na kasunod si Pablo dito sa sinaguga. Kada kapag-diskusyon, kada kapag-apuon, kung simpo si Kristo. Kada maayo lang kay sa grasya sa Ginoon na kumbertar at isa ka ruler of the sinagog. Kung baga ang ginbutaw na kung sa atin ang pastor sa Iglesia. Kaya kung nakumbertar ang pastor sa Iglesia, below the congregation, dalaman. Na pagtiner ni Pablo sa doon sa Korinto. Pagkatapos siya, nagdiretso siya pagkatapos si Piso, pagkatapos na si Piso, nagtiner si Pablo sa sulod sa tatlong katuhin. Grabe na tatlong katuhin na pagkakuma ni Pablo si Piso. Pero sa kabalataan niya, na ang isa ka simbahan na kung sa din na kung ang
na penetrate sa kaalamon, sa kalimutan, sa biskan at sa kaputan, sa kalimutan na magbibiskan na sa sunod sa Iglesia. So naalam pa si Pablo bilang pagbisita niya ni Juan sa doob sa Corinto, luyan niya kung sa diin padalaan sa sulat at sa tumunagay ang tiko na pamaagi kag pagminawi sa katawan sa Corinto ay siya rin yung padala. Gipadalaya kay Timoteo ang unang sulat na nagulat o wala na ito nakita. Pero hindi nila ang sexual immorality sa tibahan. At ang siya, bawat si Timoteo na maharo na pagbalik niya kung sa din ginabisuhan sa ni Pablo na guligan mo ang inyong sipa na i-edify at i-purify. Pero bawat na maharo si Timoteo nagbalik siya kay Apostol Pablo na may hindi maayong magalita. So bilang mag-responde, ipadala si Titus. Si Titus, isip ko yan. Pagpadala niya kay Titus na kung sa din guligan ang kasimahanan sa Corinto, nagdala niya sa maayong malita kay Pablo na kung sa din nasunod sa Corinto ang sumot ng Pablo ni Pablo. Pero nang natin nakita ang umangot, paano di-address ni Apostol Pablo kagiturin ang katawahan sa Corinto na lumot sa salang na ilang pagkabuhin ng alam ng tatlo ng mga observasyon. Una, Paul reminded them their standing in Christ. Ang isa na tao na nag-uot kaya niya kabuhin sa pagpakasala kaya nakita ni mo ay nasa utod ni mo si Gino na umot ni mo sa utod na nagpakalakan si Gino hindi nalik pag ipagpuginaro. Ano ni mo? Paharong ko ba sa kahintangan niya kung sino siya sa kubahan sa Diyos bangod kay Kristo? Ano ang katawahan sa Kristo? Inagalisis, ginagalit ang ginpili sa Diyos, ginpili niya ang mga tao na wala sa Diyos, ginpili sa Diyos, ginpili, ginpili, ginpili. At katawahan sa Kristo, isa na pinili sa Ginoo sa usapin. Dapat magandala siya sa pinabayaan sa Ginoo. Verse 2, dahil natin nakita, ano ang pangitanan nila pagod kay Kristo? Ang ambang sa pulog. Nagpangamos na sa Iglesia sa Diyos dira sa Corinto. Ginpain na pangamos sa Diyos akong maging iya tungod sa inyong paghimusa kay Kristo. Ginpili niya na po maging iya katawahan ang mga pinakayami. Katawahan ako sa Diyos, hinilig ako sa Diyos, pero na hindi makita sa inyo nakabuhin. Sa ila nakabuhin sa katawahan sa Korinto. Ang hindi ang pagpahanuntong sila ni Pablo na kung sabihin ang pinahin ang hindi sa Diyos. Dito natin nakita na kung sabihin wala na ng pangakatong nakakusigil ang katawahan ng mga ng Pablo. Ang report na nakabuhin kay Pablo ni Recep ang iling ginlista ni Pablo ng apat kastrewa o pagkakamayo na ginabaliwala sa katawagan sa Corinto. Una, dapol o kung magamang na ikaw gintawag sa Diyos kung silingan at ino makabuhi, gintain para at iya sa Diyos. The judge, we have the judge, is called by God, gintawag galing sa kalibutan, gimpain para kay sino? Para sa Diyos at para sa ila na iyan kita pagkakalito. Set apart by God and for God. Hindi lang ipahanundong sila ng Pablo na sila ang nakatawahan at itawag sa Diyos, kundi ang bugay, ang grasya na pasakahay sila. The grace of God that they receive. Katungkol mo na, hindi kita tapos yan sa muna sa ako na pamuhi. Hindi kita tapos sa kawalo, hindi kita tapos na makaangkol sa kaluwasan. Pero bako na kita
ginagamit bilang lisensya sa pagpakasala. Kaya naman sa pulog, hindi lang yung kita sa Korinto. Ako maligit bahaya ni Pablo. Basta ganit ang iba niya ang isang kasipahanan na anuman sa pagbiha sa sala, wala siya nakahambala. Magulang! Kaya naman nakita yan yan o galingon na siya muna ay parihuman ko siya sa sinatang mga tao.
sa tulong o nagtubo sa grasya ang iyang kabuhin na nagsulita sa kumulit na klase sa kanya. Dalam mo sa tao, hindi magtubo sa grasya at tubo kong nagigito. Ay, babagbiya sa hapon. Sa subong, bumakot nila sa pagkakalakad. Ako pa. Pero sa tao, parang sa nilag sa grasya sa sino, wala sa sumbari, kaya o, at di ako tulungan. Tanan bro, utod, nanay, kung ano man ang nagkatapos sa ako na nabuhin, hindi talaga bawang sa grasya sa sino. Naman ay utod, kung ano man ang nakita ko sa ako na nabuhin, pagkakitlan nyo sa grasya sa sino. Amen! Kung makita ang binagal grasya sa Ginoo, makasiling ikaw, makasimpatiya ikaw sa Ginoo kung sa dibdibigan ng Ginoo na kapaginan lang sa buhay. Kasi muna ang tapat, ang aplikasyon na nakita natin ay the grace that God gave to us sinners. Sino sinners na ito? Sino ang matasasana na ito? We are all sinners. Pero pinagaan mo sa grasya sa Ginoo na as a license to sin. Pero pag-uso kita sa patagod na ito. Ikatatlo, makikiglor sa tao na sa mento, mawala ka nadala sa kanyayaan sa Ginoo. The gift! Ang naman sa verse 7, kani wala gift ka mo papunagi sa istrenohan o ang mga kilitan. Gagin hatag sa Diyos sa utang kaulang na mo sa pagbalik sa tao ng Ginoo. Masama pa ang sulat sa verse na kung ang sinasabiyas kung kami na ang musubo na kung sanin mahalang, abilidadang grabe patong doon grabe ang mga hiyas kung sa hatat sila sa Dino pero hindi mo sa kuwan sa katawan sa kwento wala mo niya kakakuan mo ito niya hindi masasabuan sa praktikan nila na patawin na aman. Ang hiyas na inhalan sa Ginoo, kung kapitong ini sa simbahan, makapabakot ikaw sa imuto. Ang hiyas na inhalan sa Ginoo, kung kapitong ini sa kinsanto, makahimulo ini sa pagkinahanilan o sa imuto sa Ginoo. Pero dahil natin nakita sa praktikal na aplikasyon sa katawan sa Korinto, ang hiyas na kung sa'yo na luwas na sila siya, pero hindi makita ang patagumulo sa Ginoo. Nag-explain niya ng alam, nag-atundo sa iba, pero hindi nila matunduan ang nila pag-record. Napunan sa niyas sa Espirituhan ng Diray ni Masakwan ang tumba sa ilang utod sa Dino. Ang mga kandil ni Pablo, chapter 12, naging laan niya ng bukod sa isakto na gumak. Biska naman ni Hiyas, ni Hatag sa ito, kung wala sa tumba, wala pa na niya si Pulos. Bangawag ka lamang! Pero hindi makapulig sa hilikotong sa Ginoo. Tagi ko rin po niya. Ang naisin mo si Bia, magkakaroon na pagpulig sa hilikotong sa Ginoo. Ang kwento ka po misa na nagkinahanganon ang katawahan dito sa Jota at sa Jerusalem, mapulig kami, nagligan siya na po eh. Napantos. Wala sa pulig, may dahatan. Pagkaroon ng katawahan sa Korinto. Ang aplikasyon na nakita natin na every gift that comes from God shall be used to edify the church. Ang muna rason na nagtigil nito kita. Kay tagsa sa ato na pwede pati ni alag niya isa at least isa na hiyas na dinahatan sa imo sa Ginoo. Hindi ka man isa man dito. Ganyang simbahan na nagtatawag, gadaling. Kaysa gadaling, dira kaya mapabakog. Hindi niya sa online. Kaya kung sa online, makabati ka sa ulo, pero hindi ka mapabakog sa utod sa Ginoo. Ang mga importante na kung sa din, hindi dapat natong
kung isipuan ang pagtililipon. Kaya nga sa pagtililipon, ang nagsang nahiyas, hinahatag sa atin sa Ginoo, for the purpose that for identification sa bilog na kasimbahan. Bukod sa bilog na lawas sa Kristo. God, granado na kita, every gift that come from God, use it for the purpose of God. Ibulik na ito sa iba. Extend na ito rin sa iba. Tama sa mga hiyas, kung gusto niyo tunan, arat na, pwede ikaw makatkod sa CCI. These are all the passages na kapahayag. Huwag sa suporta sa sinang ating application. Ikapat, mag-inigling nila na kuli, the call of God, the grace of God, the gift of God, but also the hope from God. Mag-inigling nila ilang paglaong sa Ginoo. Anong ilang ginalauman? Ang ginalauman sa katawan sa Korinto, kaginalauman manalo tanan. Putot ang atong dalang kalipay. Ang ginalauman, hindi sa temporal pagkabutan. Ang atong ginatutuon na kalipay, yaman nga sa pagbalik ni Kristo, ang mga atong ginalauman. Dinadapat na kaanong ang atong kakalipay sa inyong pagbalik. Ano pa sa pulo? Si Kristo sa verse 8 at 9, amo ang makapalipon sa inyong pagtuo hasta sa katapusan. O pagsunod niya sa inyo, pagpulo niya ako hasta sa katapusan. Yes, may kaluyahon, wala. Pero dali natin makita, napapakuhan ito sa Diyo. Agot sa pagkapon sa kanaw na siya maghukom. Wala si may kasaway sa inyo. Masalikan ang Diyos na naghata o nagtawag sa inyo sa kapatidhimusa sa iyong anak na si Jesus Cristo na atong Diyo. Ano ka ba tura niya kita na pabalik? They were waiting for Christ to return. Ang katawan sa Brito, kipanong ni Pablo, nagahulang ako sa pagbalik sa ato na Ginoo. But they were not living in the line of His coming. Ito kami, nabalas yung isang tao. Ang bride na ito si Kristo, o ba na ato ng groom si Kristo? Ta ang bride ni Kristo. Ang isa na babae na ulan, bago siya kasal, nagkaprepara na siya sa pagpakatino. Nang iyan ang buhay, pinaprepara niya kay Aman para sa iyan na asawa. Ang katawan sa Diyos, ang simbahan ni Kristo, kaari sa isa na ulay na babae, na pundi, na kung saliin, din natin makita, nagkaprepara kita sa pagbalik ni Kristo. Nawala siyang danta. Ang utos sa inyo ng Muslim, ang isang katawan na nagkahulat sa pagbalik ni Kristo, padalong na nagpapalaga kagwasatwa sa inyong tulos ng puso, kamatita at pagkaputi sa inyong lakuni. Kung magkakasimbahan na engage ni Jesus, na engage ni Jesus ng Kristo, engage ko naman, sumukubing niya rin. Nang makita na ito, ang celebration niya, kasama sa langit, hindi sila niya pakasinat na kinilitaran. Kristo, di may arat na na union. Ang pagkantos mo din sa kalimutan, hindi na yung mapaguhan sa kalimay at pagkakupot niya mo si Kristo, di ko sa piyak at tinabuhin. What time, hindi siya mo sa inyo, pag ginagdala ko sa Musa, na pati na kay Kristo, maging Diyos. Oh, you are good, go ahead. Sabat ko siya, ay, is there? Doon ka po alam, pero maintindihan mo ito, walang kambato. Nagbubo siya nito. Kung napati mo po kay Kristo, na siya ang alam ni Diyos, kahit magkapag natin sa dito sa impyerno, it doesn't matter. Nga ba ang impyerno magiging langit sa presensya ni Kristo. Kaya langit hindi magiging langit kung wala ang Diyos si Kristo, hindi ko yan tapos dito, magkatubaw sa amay. Miska ng pagkantos ng Diyo sa Eterno, magiging kalimay. Nakita mo siya drag, hindi siya tanabindulo. Pito ka pilo, mag-init, naging pihit. Grabe kasi ka ng kainit, wala sila nagsimba sa rebulto. Gintagbong dito sa pulong sa malayo. Pero nakita nila,
Alhabal sa lalaki, nagatuo ako sa Diyos.
ang mga sa babae. Nagatuo sa Ginoo pero wala na Diyos sa atin. Kaya putuon niya nagatuo na kasalig sa Diyos. At dito ang malalim hindi na po sa Diyo na pangayos sa kapatawaran na pagsusat siya. Na po sa Diyo sa sirkonsansya at hindi sa niya kapatuhin may Diyos pa ang kalibutan ng kabulig siya. Ang bala sa niya asawa. Kung ano man ang ginagiya na tungso mo, malagwas ang natulinin. Sa grasya sa Ginoo, bangon siya ang kabulig siya. Ano dapat nilatay ko na siya. So kita ang katawahan na dapat mayara na buhay na paglaong. Ano nga ang posisyon natin sa Ginoo? Dapat makita sa ato na kabulig na kita ang katawahan na napunaan sa grasya kag ang pinakalas nito nakita natin napunaan sa paglaong. Your standing na may bayan na tulungan dito. So, ang resulta na nakita natin na rin, hindi lang naging panuntong sila ni Pablo sa ilang hintalang sa una ang ikabuhan din sa sila sa salakay na tulungan. Anong salasang ganito? Ang salasang ganito, the simple state as a Christian. Verse 9-11. Pag-autod kay Kristo, nagpapabay ako sa ito. Jesus, na mag-isa ako tanahan ka rin naman ninyo ang pagpilihibay. Mag-isa ako sa inyo kung sa pangunahuna kag sa inyong katuyuhan. Nasabi ko hindi tungod na may nagsumit sa ako halin sa panimalay ni Chloe na may nag-iinaway nila sa inyo. Mas matasi pa naglanta ang sala sa katawan sa Korinto kaysa sa paglanta sa tayong malita. Sa Book of Acts chapter 2, naglantay ang mayong balita. Nahamutan sila sa katawan sa malibot. Kagkadadaw na dilahan sa Diyos ang katawan na iyan ng mahalas. Bangod, nag-aisa ang iglesia. Sa pagkulain, wala nag-isa ang iglesia. Naglantay ang hindi tayong balita. Naglantay ang biskan pa sa kay Chloe na himanuan ni Pablo na kung sa din may ilang sila. May ara na division and contentions in the church na muna makita natin sa sinang pulong. So may ang mga fraction na kung sa tingin nagtunga ang simbahan na ang ginasunod na sa katawan sa Korinto, hindi na ang ikayatan nila ang Ginoo kundi ginasunod na lang nila ang ilaligan sa simbahan. Apat na makita natin sa sinang pulong. Una, ang mga grupo na ginasunod ni Pablo verse 12, ang buong pusilingon ng muli may harap unong dirang sa inyo na nagsilig ako kay Pablo. Bilang isang apostol sa mga hintil, kabilang isang apostol na nagawalis sa maalong balita ng buong sa grasya sa inyo, kalabanan siguro na nagsulog ni Pablo, ang mga mga katawan na siguro na yung buong siya bilang tapuli, nakasakos ang grasya sa inyo na nagsulog ni Pablo. Ang iba ng grupo na kasunod ni Apolos. Sino si Apolos? Na araw at talaga nagsinig, ako kay Apolos. Ang kapas ng Acts chapter 18:24-28, si Apolos maayo paghambal, maayo pagpakigdiskusyon, wala sa mahibo ang mga Hudyo sa pagdipinsa sa kanyang mga debate. Doon siya doon si Pamihan, kailangan siya ng mga Hudyo. Maayo na siya magpapakambal. Kaya Apolos na doon, maayo na siya magdipinsa. Ang iba na nagsunod kay Pedro. Kalabanan niya nagsunod sa Book of Galicia, nakita natin mga Hudyo. Nagsunod kay Pablo, bukod kay Pedro. Na kung sa din, dito natin nakita sa Galicia chapter 2 verse 1. Ang iba na nagsunod kay Kristo. Wala sa malayo yung magkasalik kita kay Kristo mo yan. Mas spiritual na niya kay si Kristo kaya ako pinasunod. Wala palain na si Kristo ang atong sundod. Naging malaking lagi na kung ang atong pagsunod sa iya wala na nagadala sa kahimayaan sa Ginoo, kagulaan kita sa pagrespetar
lumatata ng ito. Ang pulo pala na dumiin sa atong magsulong kita sa leader sa simbahan. Ang napagalan ni Pablo, sumunan nito ako sa Corinthians sa Tarragonan, Lusma, kay kinasulong tumag si Kristo. Ang isang alagad sa Diyos kay kinasulong kay Kristo, tapos magsulong kay Kristo. Pero nakita natin na rin ang usaling na may paglinahimbahin bakit hindi na isa sa kapuluhan tagpagpapalanda ng katawahan sa Korinto. They are divided. Biskan pa sa Lord's Supper, dito na natungan, 1 Corinthians chapter 11, verse 18, gano'n natin makita. 1 Corinthians chapter 12, verse 25, gano'n natin makita. Kagamitin natin yung malala na natabo sa katawan sa Korinto 6:1. Ang sana sa kalimutan na kung sa tingin grabe na lugtad ang prostitution nagsunod man sa sipaan. Ang asawa sa kagabay, ang asawa sa mga bata, ang iba nagpapigilawas sa kapareho niya ng lalaki, ang iba nagpapigilawas sa kapareho niya ng babae. Problema sa mag-asawa at 1 Corinthians chapter 8. Pero paano nasusunod ang problema sa Korinto? Anong ginagamit ni Pablo at tinaga para makagalawas ang katawahan sa Korinto sa siniklas ng sila? Ang hampal ni Pablo in 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee from sexual immorality. Sa NIV at sa other translation, ang word na is run. Magkapat na ganit palayo sa utang ng posibilidad magkadala sa paghalin sa iyo. Ang lumot sa iyo sa pag palayo, pag ikaw, likawan ang hindi mga utang kaya nga mo wala hindi nagdala sa kahimayaan sa atong gagino. Ang muna ang strategy ng itinatag ni Pablo in living with sexual immorality is to play or run away kaabay sa isa kapagay na makahalin sa iyo na hindi pa naman. Dili siya natin ang kaya ang dalang ng Joseph. Sa kabuhay ni Joseph, bago nagkakawalakan siya sa iyo, sa ginasulay siya ng Mrs. Potiphar, ano inihimo niya? Nagsumog siya sa tentasyon. Palagyo siya. It is better to escape from sexual sin than to conquer by it. Laban, ang isa na sila nagkakosya sa matawag ng Diyos. Like happened in the life of the man. Ang sexual immorality nagdalagan pa rin into borderline kagpagpangawa sa asawa sa ibang pulmos ang ulo na sumusang Diyos na lakas ni Hukuyo ni David sa isang asawa. Gaya ang ulo na kapanundong sa ako. Paul remind us that sin can cause conflict at division in the church. Ang sara sa sulod sa sibahan magkadalay na isang pagtulak sa Indonesia. Ang sarap niya dahil ng iba at nagdalay na sa tatago na problema na pinapakumpang ng Muslim. Nagabot ang spiritual na tayo. Ang isa na sarap na ginumbra ni David nagdalay na sa pagdisiplina sa iyang nasyon at sa iyang panimalay. Ang sarap kristal sa sulat sa Iglesia nagatunga sa simbahan. Untod ang sara na naobra na ako sa Ginoo, hindi niya makahalit sa akong nakaluwasan. Hindi niya madula ang imo kaluwasan. Pero pwede mahalitan ang utod na ako sa Ginoo kagama simbahan ng Ginoo. Pero masalamat kita, ilang restored sa Ginoo. Yes, natuwa, matuod, ang Korinto. Pero ang Korinto,
Amin pulo ng pahaya ng kita na tumigina ng usap din sila ng katawan ng Tinduan. Ikatatlo, na kung sa din. Ako yun ay ganita ko dulo. Not only they're studying Christ, not only they're sinful living as a Christian, pero paglaon, ako yun ay pagpapakot ng pag-usap. There's security in Christ. Ako na ang dati ninyo makabuhi. Ako na ang sutong ninyo makabuhi. Pero ipahanundod ko sa inyo kung paano ako mapagulod na kung sa diin dira na matimuta ang atong pagsalig sa Ginoo. Ano rin, may apat at himitla ang siguridad sa isa at pagulood. Ako na sa verse 30. Sa pagbuot sa Diyos, tuwan arap kita kay Kristo Jesus. Si Kristo ang mukhang kaalam sa Diyos para sa ato. Isa ang wisa. Kaguna-guna. Paabi saya, din pakamakalam kita. Justify. Iya na kita. Sanctify. Kahit tubos na ang ato mga sarap. Redemption. Isa-isa ako ta para ito mahapad. Buat sa likod, ang kamakuran ay ipahayag na rin. From salvation of the Santinion, nagiluwas ka sa Diyos. Hasta suburo ay pagpatinyo, pagpapakit ang ito mga buhay. May siguraduhan, may kasiguraduhan kita iya sa kay Kristo. Nibir tagin, kay abandonan ni Kristo. Nibir tagin, kapapahingan ni Kristo. Ito ko'y pinipili ka sa kapal, ginupos ka sa kapili ni Pago, ginsinyuhan ka sa Espiritu Santo, iya ka na pabayaran. Hindi pwede. Iyan ang higyan na alay-ayong nagbulikan. Kapag sa din mga padayo ni Pablo sa iyo ang pangalanan sa iyo. At tanong na ito, nasigurada, yan ang masakot kay Kristo at mayayaran ang apat na kasiguraduhan mo na Jesus is our wisdom. Wala kang itas ang alam, pero sino ang ato ng alam kung masaligan? Si Kristo. Si Kristo ang buong kaalam sa Diyos para sa ato. Ang pati Pablo sa Colossians 2:3, si Kristo ang buong ginalinaran sa tanan na kaalam. Sa 1 John chapter 5 verse 20 at naman sa pulo, may balawata at karindiri sa kalibutan ang anak sa Diyos. Kahit hatagan kita sa pag-intindi. Anong pag-intindi ang tinatag sa ito? Na makilala natin ang matuod ng Diyos. Tag-arap kita sa matuod ng Diyos. Sino ang matuod ng Diyos? Ang iya anak sa iya anak na si Kristo siya amo ang matuod ng Diyos. At ang pabuhay na wala siya katos. Christ is the wisdom of God. Para sa katawan na wala na luwas, si Kristo isang kamukhangan. Pero para sa atong mga katawan na ipinig na ditawan, si Kristo ang magkaalam sa Diyos para sa tao na wala siya kaalam. Kagikaduha, nakita natin rin, Jesus not only the wisdom of God, Jesus is our righteousness. Paagi sa iya, paagi kay Kristo sabi, ginpakamakarong kita sa ito. Sino na ang katawahan sa ito? Amo ni kasiguraduhan natin yan. Bakit nagilang kay Kristo na kung sa diin ang anakon kita sa pagpakamakarong, ano po sinuwan sa pagpakamakarong? Righteousness is standing before God. Kung wala ang pagkabataan ni Kristo, naging paabit niya sa ato, hindi kita matindol sa balaan ng presensya sa Diyos. Hindi mabatian kapag isaktong sa Diyos ang ato mga pangunod. Ang tanang naghalin ka nakaangon kay Kristo. Lagi na pamamihan sa Diyos na ginabuligan kita sa Diyos na may matarong kita matindog sa Ginoo bakot ili sa pagkakataon ni Kristo na harap sa ato. We are justified. God declare us that we are righteous in Christ. Gipakamataro kita, magkapas ang pulong. Kung gipakamataro kita sa Diyos, sinuging sinugtan. Sinuging kundinar sa pukukuraman sa tarik. Si Kristo ang sinugtan, naging kundinar para sa ato. Ano po siya kung siya? Naluwas na kita sa pinagilan sa sila. Ang sala di mo sa nagiligan,
Ang siya lagi musgo, pag siya palabuton, may arat na nga, kabayaran, matarong ang putli ka na sa tumangang sa Diyos. Ikatatlo, amoy yung ulang nagpahayag na kung sa din si Kristo ang mga atong pagkamatarong. Ikatatlo, Jesus is our sanctification. Gipain, iya na kita, hindi kaya sa kalimutan. Hindi kaya ni Satanas. Hindi kaya na palagiyahan sa ginoo ako. Kung sino man nagpalagiya sa ginoo, sino man nagpalagiya sa ako, kung kay Kristo, iya na kita sa Diyos. Ang basag mo kong dyan, wala ka kabay na ako. Kung hindi ang amay ni Kristo ang mga atong amay, ang atong amay ang si Satanas. Kung sino ito, pagtubusin mo sa Ginoo, ipaili ito na yun, bukod paghalad niya sa kanya, ang hindi ka dugo, kung naging pangamataan niya ikaw, ipain ikaw, kapag-iyahan sa Ginoo. Ang Diyos yung kapag-iyahan sa Ginoo, you are a children of God. Hindi kaya bata ni ilusyutan mo ito, hindi ka man bata ni Ingres eh, pero bata ka sa ano? Bata ka sa Diyos, bata ka sa Ginoo, iya ikaw, kipain ikaw ang katawa. Habang sa pulang tumuod sa ila, tumuod sa imo, tumuod sa ako, tumuod sa katawahan, tumuod sa pradisipulo, ginhalag ni Kristo ang iyong magalingon agon. Maging imo ka sila paano sa kabaturan agot maging iya kita sa Diyos. Kagikaapak na kita na ito na Jesus is a wisdom. Jesus is a righteousness. Jesus is a sanctification. Our word is Jesus is a redemption. Aba sa pulang gintumos na itong mga sarap na prenda ang mga buhi na lubong ikaw sa utak sa spiritual ginapanagiyahan ikaw ni Satanas. Si Satanas ginapanagiyahan sa ato ang ato na utak ngunyang sarap na hindi natin nabayaran biskang masanapan na buhi pero gintumos ikaw sa nabili ng dugo ni Kristo na kung sa diyan sa iya ang pagtubos ng angkon ikaw sa kapatawaran. Redemption, bosegon, ginhinumay na ikaw ni Kristo. Kakagi mo utang na sala, ginbayaran na sa Diyos sa kapariyo. Ang maraming tulungan, ang sala na akong sumok, nabiligat na sa kapariyo, nabayaran na. Ako na yung pinasahin sa ato ng mga Kristo ka doon. Ibang reliyon, walang nagpapati sa kamatayan ni Kristo. Tingnan, hindi ka magpati sa kamatayan ni Kristo bilang kamayaran sa ating mga sala. Wala iya sa halad na ginabatong sa kamay na makasatisfy sa iya, maluwas bilang sa halad na kapiling at dugo ni Kristo. Kung wala sa pagpailing sa dugo, wala sa pagtubos, wala sa kapatawaran. Kung wala sa kapatawaran, wala sa kaluwasan. Kung wala sa kaluwasan, wala sa pabuhay, wala sa katusan. Amo ni tahan ato gintubos kita sa namili ng dugo ni Kristo and this will lead to complete redemption with Christ return na kabukusan na pagtubos. Anong una na gintubos niya sa ato sa kinlansang sa Sakro sa Barbaro gintubos kita sa pinalidad pagi sa nagbayad sa katong kasala spiritual na siya ng kahiwayan spiritual deliverance. Pero pagbalik niya, may redemption. So, kulubat kita sa bagong kalawas ng ulas ng katayin. Ano niya, kamagpusan ng redemption. Hindi lang sa spiritual, kundi sa physical, i-redemption siya kinawa, i-redemption, mag-agin sa kamatayon. Pag isa, pagtubos yung ikobra ni Kristo sa prosa ng kalawin. Ano ang importante sa pagtubos? Apal sa pulong, duwa ka pulong. Romans chapter 3, verse 24, pero tungod sa bugay sa Diyos, di patakatalo kita. Pagi kay Kristo Jesus, katubos ato, kagiliyan ligano sa Diyos. Klaro, inabal, Ephesians chapter 1, verse 7 to 8, paborito, kaya versikulo. Kay paagi sa dugo ni Kristo, gintubos kita, na ang buong silikon, gipatawad na ang atong mga sala, na pugin ang bugay sa Diyos
panahon kung katabog ka ang panahon. Yung question mo sa isa na nadibati natin hanggang palya sa ako, paano mo na sigurado ikaw naluwas na? Paano ka makasigurado na ako mo na kaluwasan? Simple lang naman ito. Na kung isa din, isa ka makasasala, ginpilin siya ang Diyos, gintuos ang abilik at dugo ni Kristo, ginsiliuhan sa Espiritu Santo, ginbago yung akong kabuhi, kaya may nag-ebidensya, makasigurado ako na isa ako sa iya ng mga ginpili at ginluwas. Na kung sa din ang ambit, isang iya ang pagtulos. Amo niya, kasiguraduhan natin yan. Pilangan ka milyon ang imutang sa gobyerno ng tubig. Hindi nakatumbas sa utang natin na ginbayaran ng Kristo. Mahaban sila? Pastor, libre ba lang ang kaluwasan? Huo ka hindi. Nahuo ka hindi. Huo libre ang kaluwasan kaya hindi ikaw ang nagtrabaho. Hindi ba si Kristo ang nagbayad sa iya ng pinakabilidod niya kabuhi para sa ato? Siya ang nagtubo sa ato ng mga kanto-kanto ang kapatawaran. Pinagalan kita ang redemption means. Uyang din ang prinsipyo sa iyo ang kabuhi. Ano ba ang matanggapan sa sinagino sa pangalaga na hindi ba sa pagtubo sa Diyos? Tinduwas niya kita sa sala sa nagliligan, sumbong ka sa kalangunod. Ako nang haba sa pulong, libro chapter 10, verse 14, galing pa kami sa isang kahalan, hindi mo niya tawala sa kagulangan, perfected for all time. It is forever na wala si katapusan ang mga pinakabalaan niya. Ikaw, pagkatok, ito mo sa pagiging ng prophecy. Kapag sabihin, makasiling ikaw, hindi ko napansok ko ng isang atong magasara. Ang atong sara, hindi na pagtutungon sa Diyos. Ang atong sara, hindi na pag-isip ng batok sa atong. Pero ba na kami? Bagod sa sinitugura, interesin sa Diyos. Leo Bukas, Bono dos Tres Pasa. Every believer, our security is part of the kingdom. Ang siguridad natin, wala na sandig sa atong mga wala na sandig sa sining kalibutan. Ang siguridad sa isang kakristohanon, masampuan kakilatibigan ni Kristo. Ako na yan, ako na buhay ko ang ilaw. Dahil bilang magtakop, ako yung ibigay ko sa inyo. Na kung sa inyo. Kung si Kristo ang nagtrabaho, sining tanan para sa ito. If it is the Lord who died, ano ka talimod? O kabugal ng kita. Kukod gamit mo takapagulit para sa iyong himaya na patunggan ng Diyos. Ang kapalit Pablo, ganit pareho sa pinsiling sa kasulatan. Ang pisansin ko na gusto magpabugal, hindi yan may pabugal at ito galing yun. Dapat ipabugal lang niya ang hindihin mo sa Ginoo. Kaya one time, sa bago pa lang kami ng Jesus, bukod may harap ang ganyan ng tao ko na kasirin, bangod sa ato, makagawa ko yung kabuhin. Bangod sa ato! Masalamat ka, ginulungan ka na, ginbatong ka na, biskan ako na lang yung mga kabuhin, utod ang pulong na napahagugtong. Hindi ikaw, hindi kita ang nagtrabaho sa kabuhin sa tao. Si Kristo ang nagtrabaho sa ato, tanan. Halin sa pagluwas, hasta sa pag-alaya ay sa ato, sumo. Hasta sa iya mapagbalik, siya talaga ng trabaho sa atin. From calling to justification to sanctification up to glorification. Kung si Kristo may trabaho sa iyo, tanan, hindi patawad ang himaya ang para sa iyo. Ibalik sa iya ang himaya na dapat ihatag natin sa iya. Wala sa isa-isa sa ato ang mapagbalik. Anong kita gamit bilang at galang ito sa Diyos para sa himaya. Ako man po, kung ang Diyos at ang mga sinig ka na, therefore, why do you buy your hand? Na ay mayaw na itong tao. Yes, normal na, traditional na ito. Gato may kubra sa inyo, maayaw ang isa na tao, at kasi yung kasulat mo, yung tagahanap mo muna ito, salama, pas. Dalaya mo ng Diyos yung mga kabuhin, normal na. Pero kung sinig ka na, ihatag din na ito sa tao ang himaya.
ang himaya para sa Ginoo. Nagdaya kita sa kabuhi sa tao, bangod sa dinubra sa Diyos ng Ginoo. Bangod sa dinubra sa Diyos ng Ginoo sa ating mga kabuhi. Ako nakita na ito na nagtuma ang kasimbahan ng sa Korinto. The Corinthian church will identify himself as glorifying men. Ganyan ang nagkos na po yung isang division. Instead, may glorify kapat nila ang Ginoo at ang blessing sa Diyos. Kung din ko yung nila i-place, ang nila pag-alito at pag-alito sa nila ang blessing sa Diyos. So, hindi ka po lang nagpapanong doon sa ato naging tawa kita para himayako ang Ginoo. Hindi ang iba niya tao. The church of Corinth are divided church, divided and disgraced church. They are not real family church. The way ikaw at ako is a real family church para sa ating Diyos. Kaya ang conclusion ni Hatag ko sa ito, we should examine this church, this kind of atong kabuhin. Did we really call to glorify Christ? Kitawag na lang kita para himayaw ang Diyos. Tagamuin niya ang ibigin ko sa iyo. Wala sa iba na katuyuan at kabuhin. Amo at himayaw natin ang sa'yo para makapagalitin. Sa pagkakulong nila, Abay Kabalaan, salamat kayo sa puno sa magpahanundong sa amin. Na ikaw, tapos sa pagbatong sa himaya at kadayawan sa amin ng kabuhin. May mga tiniyon na nagliwas ang amundala at may tiniyon ng Ginoo na nalipatan ng mo ang inubrangin mo sa amin ng kabuhin. Yes, Ginoo, dahil kami sa kabundayan at pagtilaw at agihan sa sinikalimutan. The struggle of sin, the struggle of the financial, the struggle of the family. Kadaan ko Ginoo, na kung sa din kung ako pinagulong ko, kaari sa pinsayin niyo ang pag-inasalala, madismayan ang lahat kami. Tapos salamat Ginoo ang anong kasiguraduhan at kung siguridad mula sa atin sa sinig ng mga muta at kundi tirahin lang ako sa sarili. Muli ibigay ang mga katawahan na iyong matitawag gagawin sabihin magapit sa iyong mga kahimayaan. Kaya kung hindi kami Ginoo magapit sa iyong mga kahimayaan at kumitan na isang sala that is the sin of commission, neglecting of duty na wala namang Ginoo ang umbra at kundaran namang bilang isang Kristuhan na tinawag ko kami para himayaw ang ating kami. Muli higit kami at patubuhas sa iyong grasya. Taginabalik ko sa iyo ang katayawan ng kapag-asalaman sa pangalan ng Kristo Jesus. Taganggaran ko sa iyong ating kami.